Magandang araw, Kakokok! Nagbabalik na naman si Onyo Kokok. Ngayong araw ay gagawa tayo ng special mahablangka. Wow! Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button para swertihin po kayo ngayong araw. Tikman po natin, tignan nyo po kung gaano po siya kalambot. Wow! Sobrang sarap. Wow! Natutunaw po sa bibig. Sigurado po ako, magugustuhan niyo po yung reseping to. Ang sarap. Okay, start na tayo. Ang una natin gagawin, imimix natin ang cornstarch at room temperature water. Mix lang po natin. Imimix natin ito hanggang ma-dissolve po completely yung ating cornstarch. Siya nga po pala para sa eksaktong sukat at kumpletong listahan po ng ating ingredients, pakicheck lang po ang ating description sa baba. Okay na po ito, set aside natin. Dito sa ating kawali, ilalagay po natin lahat ng ating ingredients. Maglalagay po tayo ng sweet corn cream style. Dalawang pack po, 380 grams each pack. Lalagay na po natin ang ating sugar at coconut cream, 500 ml po. Condensed milk po, isang lata. Ang size po nito ay 392 grams. Isunod po natin ang ating evaporated milk. Ito po yung malaking can, 390 grams. At maglalagay din po tayo ng water. Room temperature water po ito. Haluin lang po natin. Ready na ito, lulutuin na natin. Ito-turn on po natin ang ating stove sa pinakamataas na apoy. Hahalo-haluin po natin itong ating mixture hanggang kumulo. Huwag po ninyong iihinto ang paghalo para hindi po masunog. Mapapansin nyo po, kumukulo na po siya. Hihinaan na po natin yung apoy to medium low. Continue lang din po yung paghalo. At i-ready po natin yung cornstarch mixture. Haluin po natin ulit. At ibubuhos na po natin habang hinahalo po natin itong ating mixture. Huwag po ninyong ihinto yung paghalo. Gumamit po kayo ng balloon whisk para hindi po magbuo-buo. Kapag wala na kayong nakitang liquid, i-turn off nyo na po yung apoy. Yung paghalo po, huwag nyo pong ihihinto. Halo ng pulang halo hanggang maging firm yung mixture.
Okay na po ito. Habang mainit pa po, i-transfer na natin dito sa ating tray. Palamigin lang po natin. After 1 hour, medyo malamig na po ang mahablangka. At nag-firm na rin po siya. Maglalagay po tayo ng latik. Para sa recipe ng latik, ilalagay ko po ang link sa description box. Pakicheck na lang po. Yung half naman, grated cheese po yung ilalagay natin.